Hello mga baby, welcome po ulit sa aking YouTube channel at marami pong salamat sa walang sawa ninyong panonood sa aking mga video at sana ay masuportahan nyo rin ang aking maliit na channel mga habibi. So, ngayon mga habibi, gagawa naman tayo ng juice na isang prutas lang ang gagamitin natin. Madali lang ito at medyo mahirap nga lang ang prutas na ito hanapin sa dyan sa atin. So, ito yung prutas na habibi, ipapakita ko sa inyo. Ito, pomegranate. Mayroon tayo dito dalawang pomegranate. Ang tawag daw nito sa atin ay granada. So, ito ang gagawin natin ngayon. Medyo mahirap ito sa atin. Hindi ko alam kung mayroon ito sa atin o siguro mayroon man sa mga supermarket na malalaki. Mayroon siguro ito sa mga palengke na malalaki. So, ito ang gagawin natin ngayon. Ang ano nito, yung isa at kalahati, yun ang tatanggalan natin ng buto. Pero yung kalahati, hindi natin tatanggalan ng buto. Tanggalan lang natin ng balat kasi isasama natin yung sa paggawa ng juice ng mga buto nito. Kasi ang habol natin dito, kukunin natin yung lasa niya na may tamis, may asim at may kaunting pakla. Ayun ang ano natin. Kasi ang nakapagpapakla nito, yung laman niya, yung puti. Mga habibi, ipapakita ko sa inyo kung paano tatanggalin ang buto nito. Mag-gloves muna tayo. Ayan. Tingnan niyo mga habibi kung paano natin tanggalin yung buto niyan. Ayan mga habibi, ihiwain natin to siya ng pakros, hindi pa ganun. Pa ganun. Kasi yun ang ano natin, ang matanggal natin ang buto sa madaling paraan. Pero yung iba nito, nahihirapan silang tanggalin ang buto. Pero ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano yung pinakamabilis at pinakamadaling paraan para matanggal yung buto nito. Hiwa na. Ngayon, ihiwaan natin din siya dito sa may puti. Yan. Kahit dalawang hiwa lang o tatlo, yung kaya lang natin siyang baliktarin. Tapos itong isa ganun din. Kukunin natin yung kalahati itira natin. Yan, ito ang itira natin. Ito yung tatanggalan natin ng buto. At itong mga halibi, kalahati, ay balata natin. Tanggalan natin yung ibabaw ng balat. Ang ititira natin ay yung puti lang. Ayan mga habibi, bali may natitira pa siya kakaunting laman sa kalahati. Ito ang ihalo natin sa paggawa ng juice ng buto nito. Gagamit din tayo ng sandok. Tapi muna natin to. Ito muna
natin ilagay. Ngayon mga habibi, ganito ang pagtanggal niyan. Baliktarin lang natin siya. Ganyan, tulak lang natin palabas yung kabila para bumaliktad. Kaya yan, nakikita niyo yung buto. Medyo naglabasan. So ngayon, igaganyan natin sa palad natin, tatahog. Tapos pupukin natin yung likod ng sandok. Kahit kutsilyo o kutsara, pwede na yun. Ayan mga habibi, napakabilis lang, napakadali. Wala na, wala na siyang buto. Tapos itong isa naman, ganun ulit. Madali lang ang madali lang ang proseso sa pagtanggal ng buto nito. Tsaka mag-ingat kayo mga habibi sa paggawa nyo ng ganito, kasi pag itong buto, pag nabasag siya, yung katas nito tumatalsik, eh nakakamansa ito sa damit, lalo na sa mga damit natin, mga puti, nakakamansa ito. Kaya ingat tayo sa pag tanggal natin ng buto na hindi tayo matalsikan, ano kaya mag-apron tayo ng kuan para hindi mano yung damit natin. Ayan mga habibi, tanggal na siya. Puro buto na siya. Ito naman mga habibi, pwede rin itong kainin na ito lang. Ito, kailang ito, may mga bukod sa buto, may buto pa talaga siya sa loob na maliit. Kaya pwede mo naman pwede mo na yung isama yun sa pagnguya mo, kagaya parang bayabas sa pagkain ito. Pwede mo na itong kainin kahit na ito lang buto. Matamis siya na may kunting asim. Pero pag ginawa mo na siya ng Diyos, lalo na pag i-blender mo lang, sa blender mo lang siya gagawin, mawawala yung, medyo mababawasan yung tamis niya at yung asim. Kaya ang gagawin natin ngayon, wala naman tayong pang cups nito, yung pang piga lang talaga nito, kasi matigas ito, pigain, may makina talaga dito na pang piga talaga. I-blender natin siya. Ngayon may ilalagay tayo na lagyan natin siya ng lemon para yung asim niya andoon pa rin at yung tamis niya lagyan natin ng kunting asukal. Ayan mga habibi. Tsaka dito yung kalahati. Isasama natin to. Kasi ito yung magbibigay ng kaunting pakla. Tapos itong mga buto. Huwag na natin ubusin kasi marami. Tama lang yan. Yung iba mga habibi,
Pag gumawa nito, ang nilalagay nila ay fresh lemon. Pero ako, hindi ako naglalagay ng fresh lemon. Kasi pag fresh lemon ang ilagay mo dito, hindi mo malalasahan yung asim. Kasi kailangan natin dito yung konting asim lang eh. Yung ano ba, yung kung alam nyo yung lemon salt, yun ang ilalagay natin dito. Hindi ako naglalagay ng ano, ganitong lemon na fresh. Dagawa, panoorin nyo mga habibi. And ito yung lemon salt natin. Ito. Ito yung lemon salt. Ito yung inahalo ko dito pag gumagawa ko ng ganitong prutas na kung tawagan sa atin ay granata. So, lagyan natin ng kakaunti. Siguro mga kalahating kutsarita lang. Kunti lang. Tapos, lagyan din natin ng kunting asukal. Yan. Siguro mga kalahating cup. Tapos, lagyan din natin ng kakaunting tubig. Yan. Kaunti lang. Kasi pag marami na rin tubig ilagay natin, lalabnaw na rin. May kakaunti lang ang katas nito. So, i-blender na natin mga habibi. Siyempre, salain din natin siya sa pinong salaan. Kasi yung mga buto nito na naduro, na parang buto ng bayabas, yun ang tanggalin natin. Para, siyempre, hindi siya gabal sa pag-inom natin. Kaya salain natin siya sa pinong salaan. Ito mga habibi, ah, mga ano ito, medyo mabula, marami siyang bula, ayan, marami siyang bula, kaya tanggalin natin ang bula. Para itong ano eh, para itong pinya, pag ginawa mo ang pinya, pag ginawa mo ng juice, idaan mo dito sa blender, may bula din, tanggalin natin ang bula. Ngayon mga habibi. Ayan. Kulay pula. Mayroon pa siyang mga kaunting mga ano, mga kaunting latak-latak, pero hindi na problema 'yan. Eh kailangan talaga mainom natin 'yan. Kasi kahit na gaano kaliit ng kahit gaano kapino ang salaan mo diyan, mayroon at mayroon 'yan kasi dinadaan natin 'yan sa blender. Pero yung iba niyan,
na mayroon talaga silang makina na pag iniwa mo yung buto, isasalpak mo lang siya doon, tapos pigain mo yun, pigain mo yun, lalabas na yung pinakakatas niya. Yun talaga ang walang, hindi mo malinaw talaga, ano talaga yun, walang medyong kakaunting latak. Mayroon man pero kakaunti. Kaya lang, maraming kasing klase itong prutas na ito. Pomegranate, mayroong Syria, mayroong Egyptian, mayroong Indian, mayroong Yemen. So, lahat yan natitikman ko na ang mga prutas na yan. Pomegranate, pero iba't ibang bansa lang ang pinanggalingan. Pero ang masarap talaga na pomegranate ay yung galing Yemen. Malalaki siya, tapos yung ano niya, kulay green. Hindi siya pula. Pero ang loob niya, ang buto niya ay pula at matamis. Yun ang masarap. Ito mga habibi, tikman natin. Kung nakuha pa natin yung lasa na gusto nating kunin sa buto ng pomegranate. Kung tawagin sa atin ay Granada. Yan ang ito mga ganitong lasa ang masarap habibi. Kaya ito nagugustuhan nila sa paggawa ko ng buto ng pomegranate. Ito ang nagustuhan nila dito sa shop na to. Kasi hindi nila alam na makukuha ko yung lasa talaga mismo ng pomegranate na alam naman nila na mahirap hanapin ang prutas na yan sa Pilipinas. Ayos. Napakasarap niya at saka hindi siya nakakasawang inumin. Nagano yung tamis niya at saka yung kunting pakla at kunting asim. Kumbaga nag-combine siya. Kaya mga habibi, kung sakali man na mayroon kayong makitang ganitong prutas na pomegranate, kung tawagin sa atin ay Granada, ang ilagay nyo dito hindi limon na fresh ganito, ang ilagay nyo yung lemon salt. Yan ang pinaka the best na ilagay mo dyan, ipanghalo mo dyan. Huwag lang masyadong marami, kasi kung marami naman medyo ngilo na rin yung inumin eh. Kakaunti lang siguro, mga kalahating kutsarita sa ganitong kalaking baso ng medyo. Okay mga habibi, sana mayroon kayong natutunan sa ginawa natin ngayon at sana masubukan nyo rin para matikman nyo rin ang masarap na lasa ng Granada. Okay mga habibi, maraming salamat ulit sa panonood nyo sa ginawa nating video ngayon. Sana mayroon kayong natutunan. Sana hindi kayo magsawa sa panonood sa aking mga video. At sana ay masuportahan nyo rin ang aking maliit na channel. Okay, mga habibi, maraming salamat at magkikita ulit tayo sa susunod nating video. Kasi gagawa at marami pa tayong gagawin na prutas na gagawin nating juice. Marami pa. Mga habibi, maraming salamat.